Kumbaga pag-freshing ah. Oh, parang ano, initiation to. Dapat matikman mo. Initiation? Oh. Sa video na to, gagawin natin isang ultimate Lasal street food tour. Pupuntahan natin ang ilan sa mga budget-friendly at paboritong food spots ng mga tiga-DLSU mula sa street style shawarma. Cheers! Hanggang sa ever-famous baksilog ni Ate Rica. Pag medyo saglit lang yung break mo. Ready ka na ba? Animo Lasal! Tara! DLSU or De La Salle University was established in 1911 at ito ay located sa Staff Manila. Matataas ang gusali at marami nakapalibot na malalaking establishments. Pero marami daw murang kainan na nakapalibot din sa La Salle. Pops Aaron! Pops Chewy! Welcome to La Salle! This is Pops Aaron, isang OG Pops, high school tropa at isang La Sallean. At ngayong araw, dadalhin niya ako sa mga solid na food trip dito sa La Salle. Pops, para sa'yo, anong La Sallean food? So para sa akin yung La Sallean food, dapat masira yung misconception na yung sosyalin, maaarte, mga Lasallean nagtatrive sila sa swak sa budget at una sa lahat, masarap. Kami hinihintay natin! Tura! Para sa unang stop, Along Rizal Memorial Sports Complex ay may mapapansin kamahabang pila at lahat sila ay papunta sa... Pops, eto na yung... Babe Mike Shawarma. Ang Babe Mike ay nagsimula pa ng 2014. Nakilala sila para sa kanilang mura at Pinoy style shawarma. 7 AM pa lang daw ay nagsisimula na sila mag-prepare. At mula alas 10 ng umaga hanggang gabi ay nag-ooperate sila. Nauubos nito itong thick pile of beef shawarma na umabot ng 35 kilograms. At patuloy na napapainit at naluluto gamit ang burner. Merong kumakakalalang Lasallean na mahilig din kumain dito? Oo naman, oo. For sure, mga Pinildian, mga taga-Saintsco, Lasallean, kumakain dito, for sure. In order namin ang classic shawarma rice sa 60 pesos lang. Ganito ang pag-prepare. Magtatatag ng shawarma beef, then lalagyan ng sibuyas, kamatis, cabbage at pepino. Pagkatapos ay lalagyan ng generous amount of beef. Then for the final touch ay ang kanilang special garlic sauce. Tikim muna tayo nung beef mismo. Matamis talaga siya, no? Mm-hmm. Sweet, salty, peppery. Medyo fatty ng konti yung pinakabaka na. Tapos yung papalasa rin. Actually, feel ko pinapapatamis yung garlic sauce. Lalagyan niya ng balance yung ano, mixture. No? Exactly. Kuha tayo ng kanin. Ayun. Famous orange rice nila. Cheers, pare. Cheers. Aha. Hindi pa rin nagbabago lasa. Pansin ko ba dito yun? Yung generous amount ng karne. Oo, ang dami. Medyo inalis yung konsensya mo kasi may gulay. Oo. Para balance. Cheers! Next, pagkatapos ng klase at gusto mong masarap na chicken wings kasama mga tropa mo at yung isa doon ay crush mo pero di mo pa naamin, dito sa next food trip ay masarap kumain. Ayan, Pops. Tayo na sa top side. Ating subukan ng chicken wings nila. Gusto mo yung very makata ah. Isa din daw ito sa OG Chicken Wing Shop sa DLSU. Masarap daw ang wings at quality daw ito. Di pa super hype yung chicken wings noon. Isa na to sa OG talaga. Oh, kumbaga para sila yung innovator pagdating sa chicken wings. Oh, dito sa La Salle para sa. Maraming pagpipilian na flavors pero pinili namin ay garlic parmesan, spicy garlic, buffalo at barbecue. Ito, rainbow juice. Oh, napaka-interesting. Ang daming layers, bro. Tama si Audrey, parang tang na. Parang tang. Tang na makulay. So, kada flavor ng wings na in-order mo, nakapatong siya taas, sa taas ng rice. Garlic parmesan ba ito? Garlic parmesan. Wing cheers! Cheers! Aha! Uh-huh. Kapal yung layer ng cheese. Mm-hmm. Very generous. Yeah, crispy, oily, greasy, crunchy yung balat. Yung cheese niya hindi lang sa, nakapatong sa taas ng wings, kundi nasa loob din ng chicken mismo. Oh. Next natin, spicy garlic. Spicy garlic. Yung extra kick. Oh, mga favorites ha. Ramdam mo, naninipa yung... Ito yung tipong kainan na, di ba kakain ka dito, lunch, hindi pa kayo aalis agad. Oh. Tatambay pa kayo. May tambay, halong tambay talaga. Oh, pag-uusapan nyo pa yun, huy, pinagalit na ka ni ma'am kanina. Huy, baksak sa quiz kanina. Ano score mo kanina sa quiz? Yung parang gano'n. Naghahanap ka ba ng lutong bahay at mga Pinoy ulam? Dito sa Lola Edding's, formerly known as Campus Diner, ay mahanap mo mga luto na may pagmamahal. More than 20 years na sila nagsaserve dito sa La Salle. Usually dito, alam mo, pwedeng breakfast, pwedeng lunch, pwedeng dinner.
swak na swak. Sobrang sarap. Sabi ni Kuya Edgar, paborito daw ito ng mga estudyante dahil budget-friendly lang daw ang mga ulam nila. At parang pinaglulutuan ka na rin ng nanay mo. In-order namin ang bestsellers nila na sisig, kamaron at calamares. Mula natin sa kanilang piping hot na sisig. Kakaiba. Maatay siya. Lasang-lasa yung liver. No? Oo. Grabe. Ito yung sisig na. Super atay overload. Pero ang sarap, may ligo sa atay eh. Medyo may soy sauce flavor siya. Salty. Yung onions din nandun. And you have the modern egg na parang nagiging torta siya. Mm-hmm. Calamari. Siguro tikim ako dito. Kuha ko sa natin sa suka. Makapal yung batter niya. Very crunchy. Pero ang kapal yung calamari. Chicken camaron. So, parang kung chicken fillet. Na ano ba, may butter siya at para may spicy, sige kuha ko ito. Hindi mo pagkakailan ng salasal talaga matatagpuan. Kasi yung buong interior pa lang eh. Hindi halata. Hindi halata, no? Masarap, ha? Masarap. Kuya Edgar, thank you, ha? Thank you. Thank you, Kuya Edgar. Ang itsura niya, alam mo yung kalmo simple lang. Yung typical na manok lang. Pero meaty, no? Sobrang meaty. Dito sa Agdo Street, ay matatagpuan mo daw talaga mga cheap eats dito sa DLSU. At isa ang Noel's Barbecue sa paboritong hangout place at tipid food spot ng mga estudyante. Ito talaga yung pinaka-budget na kainan ever since. So tipong pag gutom na gutom ka na, wala kang maiisip, dito kayo pupunta. Kasi sobrang mura, sobrang sulit. Which is, ito yung iba-ibang bestseller nila. Since early 2000s pa daw nagsimula ang Noel's Barbecue. At may pagmamalaki nila na mga barbecue nila ay affordable, malinis, at quality. Pansin ko nga, ang lalaki ng partition nung pinaka, kaya itong isaw nila. Ayun, ang laki, oh. Si isaw baboy tayo. Cheers. Cheers. Ay, masarap yung luto, ha? Ang masarap ng luto. Yung flavoring niya, napakalasa. O, nung medyo smoky sweet style na, not overly sweet, ha? Sakto na lang. Pero ano yun, kumbaga ang linis nila pagkakaluto yung pwersa. So, yung konting may char element siya, medyo chewy din siya ng konti. Cheers. Barbecue? Kulang ng kanin, pare. Kaya yung kanin. Kailangan ng kanin. Kailangan ng kanin. Kung pagod na pagod kayo sa class, you know. Tapos pag wala na kayo maiisip kung saan kakain, dito talaga kayo pupunta. Tapos binabackstab niyo yung kaklase niyo, hindi maganda ugali. Next natin, kailan yung isaw nila parang naka-steroids. Oo. Laki yun. Minsan yung sa isaw, ayaw nila nung parang may creamy element. Pero ako medyo trip ko yun eh. Which is ito, sakto lang din. Ang kapal niya, no? Parang yung creamy element na yun nakakadagdag sa authenticity niya. Oo, nakisaw. Naglakad-lakad pa kami na Aaron sa Agnes Street at dinala niya ako sa isang food court dito kung saan nakakwentuhan namin si Kuya Sandy, aka Pare Koy. Since 1999 pa daw siya nagtitinda dito at marahil isa na siya sa institusyon dito sa Lasal. And speaking of institusyon, para sa huling food trip, marahil ito nang kainan ng DLSU na lumaganap sa buong Pilipinas. Ito, ang Ate Rica's Baksilog. Kakaibang silog ito dahil imbis tapa ay bacon ng pinakakarne. Naging panagot-gutom daw ito ng mga estudyante dahil napaka-convenient kainin at only breakfast ito. Nagsimula bilang isang maliit na pushcart sa kanto ng Lasal. Pero ngayon, nakakabenta ng over 700 cups ng baksilog araw-araw. Pagdating mo sa Lasal, kailangan staple, tikman mo yung Ate Rica's Baksilog. Mga staple food na to. Kumbaga pag-freshing ah. Parang initiation to. Dapat matikman mo. Initiation. Simple lang ang anatomy ng baksilog. Ito yung may sinangag, fried bacon, at fried egg. Then, lalagyan na kanila secret cheese sauce at liquid seasoning. At ito na, ang legendary baksilog ni Ate Rica. Kuha ka lang ng onting bacon. Bacon. Onting egg. Egg. Rice. Yun na yun. Grabe yung layers of flavor niya, no? Oo, ang daming flavors na halo-halo. Daming ganap. Creamy, cheesy, salty. May onting tamis. Onting tamis, may smoky flavor yung bacon natin. Tapos yung pinaka liquid seasoning. Oo, yun yung secret ingredient. Oo, yun yung Ate Rica's Baksilog. Meron siyang artificial umami flavor. Pag medyo saglit lang yung break mo. Ito yung pwedeng pang food trip. Oh.
What a great day full of eating dito sa Lasal. Parang namistulang estudyante din ako at namangha sa mga kainan na mga paborito ng mga Lasalista. Sana sa video na to ay na-break natin ang prejudice na puro mahal ang mapagkain dito sa DLSU. Dahil sa totoo lang, mura, masarap, at sulit ang mga pagkain dito sa Lasal. Pops Aaron! Pops Chewy! Maraming salamat ngayong araw sa pagsama. Sobrang nostalgic ng experience na to. Yung mga favorite nating kainan dati, mga Lasal yan. Binild yan, Saints ko. Lahat. Sama-sama na yun sama-sama. Sa top. Feel ko tuloy isa kong Lasal yan ngayong araw. Dude Pare Chong. Dude Pare Chong. Gina Bro. Gina G. Follow nyo si Aaron sa Instagram at Aaron Swap. Kaya kung nagustuhan yung video ito, huwag kalimutan subscribe sa YouTube channel ng Chewy Show si Pops Chewy. Kasama si Aaron dito sa De La Salle University. Nagsasabi, stay safe. It's a good night and goodbye. Shee! Ay, shee. Shee! Yun yung ending.